kabayan. Tulad ng ating nasabi, ang paghahabi ng tela o mga produktong hango sa paghahabi ay makapagbibigay ng magandang hanap buhay at kita sa maraming Pilipino. At bukod sa rito, mga gamit na pang-akit sa mga dayuhan mula sa loob at labas ng Pilipinas. Ang nasabing One Town, One Project ay nagtataguyod ng imahe at katayuang panglipunan ng isang bayan sa Pilipinas. Ito'y larawan ng kultura ng isang bayan. Sa simula't sa pool, nakakaakit na ng pansin ang paghahabi ng ganitong uri ng mga produkto. Nagagamit pa natin ang mga likas na halamang tulad ng mapagkukunan ng mga fibra o fiber o sinulid na gamit sa paghahabi. Naririyan ang puno ng saging, puno ng abaka o kaya'y pinya. Ano po itong hawak ninyo, Mang Javier, Mr. Legazpi? Ito ang extracted abaka fiber. Ito galing sa trunk ng abaka na kinuha yung mga greenish material doon sa trunk ng abaka. I understand, Mr. Legazpi, sabi po nila, yung mga dalubasa po natin, it takes about 18 months para makapag-produce ng abaka. Ano po? Doon ba sa ipoproduce na abakahan? Yan po ba, may kita yung meron bang livelihood? May kita po yung mga nagtatanim po nito? May kita ang tumatanim nito kasi una, ang abaka ay hindi lang ginagamit sa fiber industry, kundi pwede rin na gagamitin sa ropes, twine, or abaka paper. So basically, ang ginagawa lang namin, for example, itong extracted fiber para sa weaving industry is we are putting premium on the extracted fiber. Kasi ang benta ng ordinary extracted fiber is only about 25 pesos per kilo. While for this type of extracted fiber for weaving, we are buying this at 45 pesos per kilo. So there is now two types of pricing here. You have the high margin for a high-end product as well as for the rest would be for a lower-end product. Is there a big difference between a high-end product at saka yung ordinaryo po na ginagamit sa pag-weave po, paggawa po ng mga lubid or rope? Now, for the high-end product, we normally require something that is whiter. Ganon. As compared to the ordinary product wherein you have blemishes or stains on the fiber. Ano ito? Binibleach pa po? Hindi po. Ito lang natural na yan? Binibilad lang sa araw. Kasi kung walang araw, this tends to become reddish or brownish. Okay. Ano pong pangalan ng kumpanya po ninyo, Mr. Legazpi? Ang pangalan ng kumpanya namin is Heritage Arts and Craft, a single proprietorship. Heritage Arts and Craft, ano yes. Po? At kailan po nag-umpisa itong inyong maliit na kumpanya? Ang ito, umpisa noong 1989, wherein we started the craft, basically because in Aklan, for example, we are known for weaving indigenous fibers like pinya and abaka. And we also revived this because this is our tradition. And at that time, it started dying. Oh, medyo nawawala na nga at wala na nga ho kabayan sa imahinasyon ng marami po nating mga kababayan ang abaka. At sa palagay po ninyo, Ginong Legazpi, na ito pong ginagawa po ninyong paghahabi po nito, makatutulong po upang tayo po ay ma-revive po natin ang ganitong klaseng industriya. Natural, makakatulong ito in the sense na una, ang investment dito is only very minimal. But the downline effect of the industry on the individual beneficiaries from the farmers to the sewers to the embroiderers in Lumban as well as to the couturiers are quite big. Weaving Kabayan, paghahabi, isinusulong ng ating alamin upang muli nating mabigyang buhay ang nasabing industriya na matagal nang napawi sa isipan ng maraming Pilipino. Weaving, mula sa palatuntunan, ating alamin.
the Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Kajeri's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. From the start po ng pag-alaga po natin ng baboy, Feed Pro lang po ating ginamit. Kapitbahay po namin, subdivision, magkabilang ano po, wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Hindi na tayo napapatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa nung tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya ng simento, mayat maya lilinisin nyo, nakakaya sa kapitbahay, may amoy. Ito, wala ho. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiya kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit, PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Mamaya, kabayan, ipagpapatuloy natin ang usapan ukol sa mga makabago at mga matataas na uri ng baboy sa ating alagaan. Dagdag kaalaman sa palatuntunang ating alamin. Pagkalipas lamang ng ilang paalala. Alam po ninyo, kabayan, simula nang maipakita natin ang ilang uri ng baboy na may mga matataas na uri at lahi, karamihan galing sa mga nangungunang breeder farm sa Pilipinas tulad ng John & John Farm. Maraming nag-aalaga ng baboy ang nagsimulang magbigay ng pansin sa kanilang mga alaga o kawan ng baboy. Marami sa mga ito ang nakumbinsi na kailangang ilagay sa ayos ang kanilang alagaan, lalo na ang mga panimulang kawan tulad ng mga palakihin, inahin o kaya'y barako. Anong lahi ito? Ang lumalabas na ito, ito yung Berkshire breed. Ito yung tinatawag na parang kurubuta meat sa baboy, yun ang wagyu ng pork. Kaya ito tinawag na premium cut is yung laman nito. Masarap kainin kasi may marbling siya. O marbling pero may laman. Nung pinasok mo rito yan, ano yan? Gilt, inahin o barako? Nagpasok ako na isang pure gilt na winner sa show sa Amerika. Tapos nag-infuse ako ng pinadami ko sila through frozen semen din from Amerika. Pero ano yan, Berkshire din? O Berkshire. Pero mapapansin mo, hindi gaanong matabang-mataba ito, no? Meron siyang pigi, meron siyang legs, meron siyang muscle, pero may marbling pa rin yan sa loob. Mga ilang buwan na itong mga ito? Ito, going 3 months lang to. Going 3 months old. Pagka ganyan 3 months, mga ilang kilo na yan? Siguro nagka-40 na yan, yung mga ganyan kalaki. 40 kilos, ganun. Tapos, ano ang magiging destination at role nito sa breeder farm? Well, nagme-maintain ako ng a few para sa sariling home consumption. Tapos meron din mga umu-order sa akin sa mga special customers. Gusto nila yung special meat, yung kurubuta meat. Mapapansin mo naman sa Shumart, sa Fort Bonifacio, may mga restaurants na nagsaserve ng kurubuta meat. Ito na yon. Para doon sa mga nagtatanong kung saan maaaring makabili ng mga inahin o barako na gagamitin sa pagpapaunlad ng kanilang kawan o alagaan ng baboy. Kabayan, makipag-ugnayan po kayo sa John & John Farm na matatagpuan sa Makamot, Binangonan, Rizal o kaya'y tawag lamang sa mga telepono na nasa inyong mga television screen o kaya'y tumawag po kayo sa ating palatuntunan, kabayan. Dagdag kaalaman mula sa palatuntunang ating alamin.
the Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Kajeri's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. From the start po ng pag-alaga po natin ng baboy, Feed Pro lang po ating ginamit. Kapit-bahay po namin, subdivision, magkabilang ano po, wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Hindi na tayo napapatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa nung tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya ng simento. Mayat-maya lilinisin nyo, nakakaya sa kapitbahay, may amoy. Ito, wala ko. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiya kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Ang kasunod, kabayan, sa ating pagtatanghal sa araw na ito ay mga kasagutan sa mga tanong at kahilingang tanggap ng ating palatuntunan. Q&A, tanong at sagot pagkalipas lamang ng ilang paalala. Okay, sa ating Q&A sa araw na ito, unahin natin ang mga tanong ukol sa likas na manok o kaya'y range chicken kung tawagin. Ang mga tanong ay mula kina Fernando Tuvera ng San Juan, Metro Manila at Gavino Bondok ng Kawit, Cavite. Ang mga range chicken po ay hindi lamang nakasentro sa mga native o likas na lahi, kabayan. Pwede rin ang mga exotic o kaya yung mga galing sa ibang bansa. Kaya nga lamang ang mga ito ay hindi po nakakulong at nakalaya sa isang alagaan sa lupa. Nakapanginginain po ng mga likas na insekto o kaya'y halaman sa kapaligiran. Pwede rin po at kailangang bigyan ng feeds sapagkat kailangan po ng mga alaga ninyo. Ang isa namang tanong ay ukol sa propagation o pagpaparami ng halamang puno. Ang aming naipapayo ay yaong cleft grafting na madaling matutunan. Pwede rin po kayong magpaturo nito sa ilang ahensya ng pamahalaan sa inyong lugar, sa inyong municipal agricultural officer, sa inyong bayan, kabayan. At ang huling tanong ay mula kina Benjamin Pamintuan at Toby Kiambao ng Maynila. Saan makakakuha ng pananim na sweet tamarind o matamis na sampalok? Maaari po kayong makabili po nito sa Pampanga Agricultural College sa Lalawigan po ng Pampanga o kaya ay sa kanilang mga agricultural offices sa Pampanga, lalo na sa San Fernando, kabayan. Ito po ba matamis talaga? Panlaban po ba ito sa bansa? Panlaban po sa labas ng Pilipinas? Ano pong magagawa nito sa kabuhayan ng ating mga kababayang Pilipino? Actually, Ka Jerry, itong sampalong na ito, ni-introduce ni Professor Aglibot. Okay. Galing ng bandang South. Kaya napangalan namin ng Aglibot Sweet. Aha. Pero sa katamisan, kaya nga nasabi ni Mr. Pangilinan, na-approve na sa NSIC, talagang matamis siya, kaya kinakalat namin sa buong Pilipinas ngayon. Para makompute natin yung Thailand. Para yung produkto ng Pilipinas ang makikilala, hindi yung Thailand. Aba, sabi nila 22 bricks ha? 22 yes, bricks. Ganun katamis. Ganun katamis ha? At yung bang kinuha ninyo, ito mismo, wala na ba rito ang imahe ng Thailand? Actually, yung sa Thailand, matamis din. Pero pagdating dito, tuyo na sa loob, parang tinitreat din. Pero sa atin,
Diyosis siya. Pinintasan pa yung talakailan. Pinintasan pa. Kailan talaga makumpit natin yung ang tayo. Ibig sabihin, ito natural na nakukuha yung 22 bricks na tamis. Natural. Yung sa kanila, wala yatang 22. Hindi pa namin tinest. Hindi na tinest. Pero sa itsura ba, sa hilatsa, at saka sa lasa, talaga bang may pagmamalaki natin na talagang ito ay talagang may likas na lahing Pilipino? Talagang mapagmamalaki natin ito, Kuya Jerry. Purong Pilipino. Walang halong Thailand. Okay. Ano ang ginawa ninyong pag-aaral na magkabyak dito sa pagde-develop nitong sampalok na ito? Ang misis ko, meron siyang research sa kabilang plantation. Pruning. Inaalis namin yung mga sanga sa ilalim. Nagtitira ng mga ilan-ilan para yung mga nutrient content na nakukuha ng alaman makapag-concentrate sa mga bunga, lumaki at talagang tatamis. Ito ba hindi na kinakailang lagyan ng talagang dagdag na potassium sa pagpapatamis? Hindi na, kasi pag nagtanim kami dyan, ang unang gagawin namin, kukuha kami ng organic fertilizer, pabawon, para hanggang sa paglagay. Dumi ng hayop o ano pa? Dumi ng hayop. Compost? Iba-ibang klaseng dumi ng hayop, kapag na-decompose na yon, yun ang nilalagay namin. Ganun na lang. Kabayan, ang mga naipakikita po natin sa ating palatuntunan ay mga proyektong makapagbibigay sa inyo ng mga kaalaman o kaya'y ideya kung ano ang maaari ninyong pasukan sa pananakahan, pangisdaan o kaya'y sa mga proyektong pangtahanan na ang pinakamuog o sentro ng usapan sa ating palatuntunang ating alamin. Q&A Kabayan, mula sa ating palatuntunan. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Kajeri's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. From the start po ng pag-alaga po natin ng baboy, Feed Pro lang po ating ginamit. Kapitbahay po namin, subdivision, magkabilang ano po, wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Sila tayo na papatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa nung tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya ng simento, mayat-maya lilinisin nyo, nakakaya sa kapitbahay, may amoy. Ito, wala ko. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro Kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit, PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Antabay po kayo sa susunod na pag-uusapan po natin sa ating programa sa araw na ito, mga proyektong pangtahanan o livelihood projects sa ating GSK, Kabayan sa Kabuhayan, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Okay, kabayan, bilang kasagutan sa mga kahilingan sa ating palatuntunan, narito muli ang isang bahagi ng seminar ukol sa commercial bread making. Panoorin at pakinggan, kabayan.
Ang commercial bread making ay isa lamang sa mga tanyag na seminar ng GSK. Marami pa po kayong mapagpipilian, kabayan, sa paghahayupan, pangisdaan, o kaya'y mga proyektong pangtahanan. GSK, sa palatuntunan ating alamin. Mamaya, kabayan, bahagi po ng talakayang naganap sa isang pulong-pulong pangkabuhayan na naganap sa bayan ng Tagudin sa Ilocos Sur, kamakailan. Kasama po ang Feed Pro, mamaya, pagkalipas lamang ng ating alamin Advertisers Directory. Fast times need fast solutions. That's where Infotex comes in. Announcements in schools and universities. I get to know kung may pasok o wala. For fast delivery. Mabilis namin natatrack ang mga packages. Via text for nationwide safety and security. Mabilis namin nakuha ang command mula sa central base. Infotex cares for your health. We get outbreak information and vaccines via text. Everything in a click. Caring solutions by Infotext. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. From the start po ng pag-alaga po natin ng baboy, Feed Pro lang po ating ginamit. Kapitbahay po namin, subdivision, magkabilang ano po, wala pong reklamo dahil po wala nga pong aboy itong pinakakain sa ating alaga. Hindi na tayo napapatawag at naiimbitan sa barangay. Isa lang tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya ng simento. Mayat maya lilinisin nyo. Nakakaya sa kapitbahay, may amoy. Ito, wala ko. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiya kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones, at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit, PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! At tulad ng ating nasabi, kamakailan, kabayan, naidaos ng ating alamin at Feed Pro ang isang pulong-pulong pangkabuhayan sa pag-aalaga ng baboy. Ito ay sa bayan ng Tagudin sa Ilocos Sur. Marami ang dumalo at nanguna ang kanilang alkalde. Ang may pagmamalaki ng bayan ng Tagudin ay siyempre unang-una yung mga tao. Kaya yung programa namin nakasalalay doon sa four pillars ng programa natin under the word HOME, H-O-M-E. Yung H, health and nutrition in a green environment that pertains to health, that pertains also to environment, which is the greening. And nutrition is referring also to health. Now, the second letter is O, which is optimize agriculture. Ito na, livestock. Optimize agriculture and economic development.
magkatugma yung agriculture kasi yun ang aming situation dito. Basically, agricultural town ito. And then M, moral recovery, kasi hindi natin maalis na tayo ay may original sin. And then until we reach the decision of the one up there to take us, final destination, final destiny, we are not protected by anything because we are open to temptation. Every one of us is not perfect. So there is what you call the tendency of temptation. So there is a need to be God-fearing. You must be conscious of your faith, regardless whether you are a Muslim, whether you are born again, or you are a Catholic or Protestant, as long as the sense of righteousness will remain in your hearts and in your mind. Then E, which is home, yung excellence in education and governance. At bukod sa mga pinag-usapan sa talakayan ukol sa programa ng Tagudin, nagkaroon din ng palitan ng tanong at sagot sa pag-aalaga ng baboy na binigyan ng halaga ng ating palatuntunan at ng FeedPro. Napansin ko nung nagpunta ako ng kondong kay Mangador, no? Mayroon silang paliguan, no? Paliguan. Ang tanong ko ngayon, yung bang mga baboy na naliligo hindi umiinom doon sa dahil napansin ko na may mga tae rin ng baboy doon sa paliguan. Ano po ang magiging epekto pag uminom sila doon sa paliguan? Hello. Yung pong tubig doon sa wallowing pond, actually po may procedure tayong ginagawa dito eh. Pagka po naglalagay tayo ng baboy doon sa mga sa ganitong sistema, hindi po natin nilalagyan agad ng tubig yung wallowing pond. Yun po talaga ang dapat. Bakit po? Pag nilagyan nyo yan, ang tendency ng baboy, iinom yan dyan. To prevent them from drinking in the wallowing pond, alisin muna, patuyin muna yung area na yan. Semento lang yun, yung wallowing pond, 1 meter wide and spanning at the back of the pen. Hayaan nyo po lumapit sila sa drinker at hanapin nila ang tubig. Dahil kapag kayo po ang nakasanayan nila, maglagay ka man ng water doon, the taste of the water from the drinker is far different from the taste of water in the wallowing pond. Magkaiba po ang lasa noon. Kahit ako, dilasahan ko yun, sa totoo lang eh. Pati pids, kinain ko eh. Nilasahan ko lahat. Kaya, in my thinking, in my own observation and practical investigation, hindi po kailanman lalasahan ng baboy o inumin ang water na sa wallowing pond kung nakatikim na siya una pa ng malinis na water. Naintindihan po natin? Yung po yun ang procedure, sir. Kaya hindi po talaga dapat advisable na paglagay mo ng baboy doon, may water na. The following day ka na maglagay ng water. Alam po ninyo, dahilan sa napakaraming katanungan at kahilingan ukol sa pag-aalaga ng baboy sa maayos na paraan, ang ating alamin at FeedPro ay padadakong muli sa bayan ng Bantay sa Ilocos Sur at sa lungsod ng Lawag sa Ilocos Norte. Pag-uusapan ang ukol sa pakaing FeedPro at sa paraang PIGS. Kabayan ng lahat ng ito, bahagi ng ating extension service ng palatuntunan, ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Kajeri's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers.
kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. From the start po ng pag-alaga po natin ng baboy, Feed Pro lang po ating ginamit. Kapitbahay po namin, subdivision. Magkabilang ano po, wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Hindi na tayo napapatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa lang tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya ng simento. Mayat maya lilinisin nyo. Nakakaya sa kapitbahay, may amoy. Ito, wala ko. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro Kabayan, makatitiya kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit, PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Mamaya kabayan, sa ating special feature, muli po nating babalikan ang ukol sa likas na paghabi ng mga tela o kaya'y kawangis na produkto. Mula po sa Bayan ng Aklan sa Panay at sa Bayan ng Bangar sa La Union, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Kabayan, ang paghabi ng tela o kaya'y mga produktong tulad ng kumot, table mat, bedsheet, panyo at marami pang iba ay may bigay na maayos na hanap buhay at kita. Kung kaya't nasabi nating kailangan ito ay dapat na palakasin ang Pilipinas bilang isang industriya. Industriyang ang pinakasentro ay sa mga pamayanan na lalahukan ng maraming pamilya ng mga Pilipino. At kung pag-uusapan ang kaalaman ukol dito, maraming dalumhasa sa ating bansa. Sa gamit naman, madaling mabuo ng mga bihasana sa nasabing proyekto. Sa pamilihan, walang problema kabayan. Sa hilaw na sangkap, hindi tayo mauubusan. Maaring gamiting sentro nito ang ilang lalawigan sa norte sa Luzon at sa ilang bayan at lalawigan sa Kabisayaan at Mindanao. Aling Ana, ayan. Aling Ana, ano po ito, India? Ano itong nakakabit na produktong ito? Ito, abaka ito. Second fiber abaka. Okay. When you say second fiber, ano ibig sabihin nun? Pangalawang fiber size. What do you mean by that? Kasi ang abaka, apat ang fiber sizes. Okay. Isa yung first fiber, yun ang malaki. Okay. Then second fiber, third and fourth. Yung fourth, third and fourth, yun yung ginagawang garment. And the first and second, yun yung handicraft. Ito pong ginagawa ng binibining napakaganda na minamasid natin ngayon. Ito yung second fiber. Ito ginagamit namin sa tinatawag naming chubby cloth. Ano ibig sabihin ng chubby cloth? It's a little bit fine than the big fiber. Ganon. Uh-huh. Pagka chubby cloth po, saan ginagamit yan? Handicraft, hats, bags, garment din pwede for Barong Tagalogs, si Miss Patis Tesoro ang naggagawa din noon. Napaka niya, oo. Hindi ba matigas sa katawan yung abaka na doon? Hindi, pinupukpok. Sa katawan? Hindi. Pag hindi na nakasuot, bago isuot. Okay, at dito po sa ginagawa niya, inaayos lamang po yan? Ito yung piniprepare para sa warp beam ng loom. Ito yung every stick mayroon yang ganito papunta doon at pabalik is about 3 yards. Ah, ito. Oo. So when you count it, mga 15 yards ang matatapos niya nito. Yung isang loop na ganon. Oo. Isang loop is about 3. So ini-insert yan sa yung kanyang reeds, yung ngipin, yung pinaka ng sa loom.
yun iniisa mo until makagawa ka ng 30 inches width of cloth. Aling India, kanino ko pinag-iisipan pa eh, no ha? Pag kinuha natin sa abaka ito, sa puno, yan ba mahabang mahaba po yan? Ganyan? Ganyang, yung ginagawa ng ali? Yeah, ang haba lang naman ng fiber is about 2 to 3 meters. Uh-huh. Oo. Eh, bakit napakahaba yata? Ito ngayon, nakadungtong na. At tinali? Oo, tinali na, tinatali isa-isa. Puno sa puno, then dulo sa dulo. Ito. Pwede bang hawakan to, ma'am? Pwedeng hawakan natin to. Yan. Ito. Aba, ayan. Very fine. Ito nakatali na to. Oo, nakatali. Ang pagdudugtong is binibigay sa mga knotters. Yung raw fiber na nandyan pa lahat ng fiber sizes, i-segregate yan. Isasama-sama ang malalaki, pangalawa, pangatlo at saka pang-apat na fiber. Ay, sabihin, ano pa yan, hindi pa napapaghiwa-hiwala yan. Ito, this is different from that. Oo. This one is about the, actually, ito ngayon is a third fiber na ito. Yan ang pino, pinaka-pino yan. So, sa isang bunch, may about 10% sa third fiber. And 8% sa fine fiber, finest, yung pinakapino. Alin dito yung ano? Ito ngayon, ito yung pangalawa. Yan. Kabisado nyo na. Uh-huh. Sino po ang nag-standardize niyan? Kayo o yung pong mga mga ninuno pa namin, pero huminto na ng production na na-segregate yung fibers in 1960s. Tapos, yung sabihin, yung pang mga ninuno at ninuno po ninyo, ang nag-umpisa nito dito sa inyo. Actually, ang mga lola ko, both mother and father side are weavers. Ah, ganun? Oho. Pero... Taga-India po sila. Hindi. Okay. Taga rito rin. You know this, my customers in Cotabato, Deco, I have dealt with them for how many years? That was 2007. It's now 2015. Oh. Now I'm still preparing for them now the blankets. I have sent already 100 sacks. Oh. Now because sabi ko, my measurement is my measurement. Do not cheat. You return this to those who we barter. I barter those small weavers. You return them because I don't want to cheat. Never in my life. I still expect a bigger deal with them. They alone, because they have 13,500 members. They have to give them all. Isang kumot lang di 13,500 pieces. Kaya maganda rin ah. Being as old as I am, I'm still happy because I'm still making money. Kabayan, ang proyektong paghahabi o weaving ay isang maayos at marangal na hanap buhay at pwede pang maging malaking pambansang programa ng Pilipinas. Kailangan nga lamang ang suporta ng ating pamahalaan, maging lokal at pambansang level. At lahat ng mga interesadong pamayanan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Isang proyektong makapagbibigay ng magandang kinabukasan sa maraming Pilipino. Anong pangalan niyo? Agnes, sir. Si Agnes. Siguro maganda, Jess, kung tatanungin mo sila sa Ilocano, ano itong ginagawa nila? Mana niya dito ibubrain niyo? Well, ma'am, agar aramid kami ti ulis. Kumot. Pero pagka kumot, bakit sinasabi nyo medyo, may pangalan ito, Ray and Mel. Ano po? Nagrigat ka garamit ka si Manang. Nalakalain, sir. Madali lang. At gaano katagal, ma'am, tinatapos ang isang queen size na kagaya nito? Dalawang oras, sir. Dalawang oras lang? Hindi dalawang araw? Hindi, sir. Mabilis pala nilang gawin ito. Susan, bakit hindi isang tao lang ang gumagawa nito? Kasi po kumot po ito, sir. Hindi po pwedeng isa lang ang gumawa. Ah, ganoon. Dahil malaki, hindi pwede ang isang tao. Opo. Bakit po?
Kasi po nga kumot. Hindi, ibig sabihin, bakit? Mahaba? Mahaba po, tsaka malapad. And you can do this in one day? Isang araw? Hindi po, 2 hours lang po. Okay, kabayan ko. Dito tayo sa De Castro Handicraft, ano po, weaving plant factory ng ating pong De Castro family na dinayo po ng ating palatuntunang ating alamin. At sana matutunan po ninyo mula po ito sa Banggar La Union na pinuntahan ng ating palatuntunang ating alamin.